Ano yan, bale? 45 yards. Yung kutsara. Binarin natin ng standing position. Ayan. 45 yards. Yan. Binarin natin ng standing position. Good day, mga ka-airgunners. Welcome to Rogan's TV. In today's video, gusto ko sana ipakita sa inyo kung saan kami nagpa-practice. Ito sa ito, dito kami nag-iinsayo. Medyo malaki ang range para sa metallic silhouette. Dito kami magpa-practice dahil malapit na ang aming illumination this coming August sa Port Bonifacio shooting range. Ngayon, ang aking long-time friend na si Richard Acoimo. Ito ang aking matagal na kaibigan na kasakasama namin papuntang tournament sa Bicol, kung saan kami pumupunta, na estudyante ko rin sa target shooting. Hi, good afternoon, mga ka-air gunners. Kamusta kayo? Good day sa inyong lahat dyan. And sana lagi din kayong safe at nasa magandang pangangatawan din, kagaya namin. Di ba, kuya? Sobra. Bakit yung magkasa sa camera? Nga pala, ito nga po pala yung aking gagamitin para sa darating na elimination this coming August para sa metallic silhouette. I don't know if it's the national open ba, kuya? Or... But anyway, ito po yun. Ito po yung made in Sweden. This is the FX Crown Continuum equipped with 380mm barrel. And ang gamit ko pong scope dito is the Vector Optics Continental 530 by 56. Galing po sa kaibigan natin si Pax Relucio. Isa po sa mga supplier po rito ng Vector Optics dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. Ito pong place na to, bali nandito po kami ngayon sa lugar po ng kaibigan namin. Ano po to, medyo marami rin silang mga alaga, mga ducklings, medyo marami pong daga. Kaya inimbitahan mo kami rito para na rin mag-pest control. At the same time, parang practice na rin para sa ano, para ka rin nag-EMS din, ganun din. Patayo-tayo lang din, binabaril mo yung mga makukulit na pumupuksa doon sa mga... Yung mga maliliit nilang mga ducklings, kakaawa. Kung titingnan natin, ayoko nalang ipakita dahil baka may mga kumakain dyan. Ano, hindi naman maganda para sa paningin nila yun. But anyway, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Enjoy-enjoy lang po tayo dito sa place na aming kaibigan. Ito ang bagong airgun ni aking long-time friend na si Richard Acoimo. PCP, made in Sweden. Sa isang pool nito na capacity, 80 shots na maximum power, 850 feet per second. And then, adjustable butt plate, match trigger, pulley match trigger. At ang accuracy niya, up to 100 meters, 25 centavos na maliit. Wow! Using JSB special pellet. Mga ka-air gunners, ang overall nito ay more or less mga 40 inches. Mga ka-air gunners, ang scope nito, ang pinakamababang power niya ay 8 at ang pinakamaximum ay 30. Tapos, yung objective niya is 56 millimeter ang kanyang ano. Nakikita nyo, mayroong mga ano, adjustable up and down, left and right, tsaka parallax corrector sa side. 6063 ang kanyang aluminum component nito, nitong telescope na ito. Kaya ito'y matibay na magaang siya, pero ang kanyang tibay ay kasintibay ng steel, pero aluminum siya, aircraft aluminum. Ito po ay Inocom power battle na made in Republic of Korea. Okay. Ang pressure niya ay 250 bar, 80 shots na accurate, ang 850 feet per second. Ito. Makikita nyo, napakagandang rifle nito. Beauty. Pwede pa yata kina siya. Sana. Lakas pa yung record? Pwede pa yung pangalan. Mga ka-airgun, mga kaibigan. Nga pala, ni-record to
bago mag-pandemic. Kaya mapapansin niyo, wala kami mga mask. Well, anyway, kami naman ay bakunado na at siguro naman hindi natatalab si ano si COVID. Wala na. Oh, 'yun. At nga pala, siyempre papakilala ko sa inyo ang ating mga kasama sa pest control dito sa lugar ng aming kaibigan. Ayan, si Tito Mac. Siya po ay ayan, Tito Mac, say hi. Bumati ka sa mga kaibigan natin. Gusto ko sa mga lahat. Shout out. Oh, sinong mo? Sino po yung kumusta po kayo lahat? Sana lagi tayong masaya. Ayan, ito po ang Hi. Ating brother din, si Brando. At ating kaibigan, isa rin sa mga pest controller natin dito sa na naimbitehan. Kaya kami magkakasama lagi. Pagka ganyan, may mga kumbaga, parang ano yan eh. Ayun, may papatay yung anay. Oh, takay ron. Ganun lang yun. Anyway, ayan, si Tito Mac, ang kanyang gamit ay gawa ni Tito Mario. Mario Muli. Mario Muli. Ayan, it's a CO2 air gun at naka-scope na center point 3940 na center point. And kay Brother Brando naman is air gun made locally made din. It's a GC mag by Gilbert Felipe from Tarlac, equipped with vector optics. Anong vector yan, Brad? Tawag dito, Turex. Ayun, Turex model 624 by 50. Galing din po yan sa ating kaibigan si Pax Relucio. Ayan. Actually, magka-birthday hutong scope ko tsaka scope niya. Magka isang araw lang din ng ano nito nung binigay sa amin. Ayan, bigay lang ha, hindi pinabayaran. As in. Very ano to, reliable. Reliable talaga. Basta vector, number one, talaga naman. Super high definition, talagang malinaw. Malinaw. Kitang kita. Parang ano, pag nasilisilip ko siya, para siyang puwit ng kaldero. Wow naman! Wow! Ayan, puro PCP po tong ano, yung kay Brando. Ah, PCP rin po yan. Laki lahat yung mga si Tito Mac, naka CO2. Puro mga... Ayan. Sa mga karugan si TV natin. Ano po, huwag nyo kakalimutan lagi. Like, subscribe, at press ang notification bell, siyempre. Ayan. Paano natin kargahan ng hangin? Yung ating PCP using this hand pump. This hand pump, 3-stage siya. So, ito, ipapasok natin to. Ito sa kanyang port. Yan. Make sure na nakapasok siya maigi para hindi sisingaw. And then, ilalock natin tong release valve niya na yan. Yan. Kapag nasara na natin yan, dyan na tayo mag-start mag-bomba. Ito ang capacity nito, ang kinakarga ko lang sa kanya is 3,000 PSI. So yon, okay na siya doon. Medyo sa umpisa, mag-add siya. Hanggang pag lumalakit na, may tigas na yung kanyang hangin. Yan. Konti lang kinarga natin kasi may karga pa naman siya na 2.8. So 200 lang kinarga natin. So right now, 3,000 na yung karga niya. Yan. Yan. So okay na siya sa 3,000 and then after nun, para natin siya tanggalin, i-release natin ulit yung mga hangin. Para matanggal natin siya sa dito. Kasi pag hindi mo siya ni-release, hindi mo dito matatanggal kasi may pressure pa siya eh. So yan. Yun. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin sa Bacolod, Bacolod Air Gunners, kila sa mga kaibigan din natin sa Cebu, mga taga-Kara, at syempre doon din sa mga kaibigan natin sa Lasa. Matagal na tayong hindi nagsasama-sama, nagkikita-kita, pero anyway, kaya sana Lasa mabuting kalagayan din lahat kayo diyan. Mabuting pangatawan din. At alam niyo naman yung pandemic, medyo mahirap pang lagay ng panahon, pero awa ng Diyos, tayo naman ay nasa maganda pangatawan at hindi naman tayo pinababayaan na ating Panginoon. Mga ka-air gunners, ilapakilala ko nga pala sa inyo ang anak ni
friend ko na si Richard Acoimo, na si TJ. Ito ang aming lucky charm. Pag may labang kami sa, pag may elimination, siya na aming lucky charm. Oh, ito, para makita siya ng mama niya dyan sa Riyadh. Siya. Pa-shoutout nga pala sa mga sa lokal ng bagong bahay ng dating daan. Kay Brother Eli Bito at saka kay Brother Edmond Benitez at saka kay Sister Ana D. Yung mga kaming ka-sisters at mga ka-brothers sa dati daan sa lokal na bagong bayan. Ay, nga pala, bago kong makalimutan yung mga kaibigan natin, si Bulan Air Gunners, mga kasama natin. Kasi Sabado Group, yan, sila Kuya Nick, sila Danilo Maravilla, yan mga kaibigan natin yan, kasama natin. At si Kuya Lito, yung nagbe-maintain ng aking barel, Kuya Lito. Yan ang ating isa sa mga magagaling kumalikot ng mga effects. Yan. Tsaka nga pala, ganun din, mga kaibigan natin na nakataga Bulacan. Yan si Arnel Atlas, Arnel Tolentino. Yan. Siya rin sa mga nagsusupply sa atin ng mga gamit sa air gunning. At ganun din yung mga kaibigan natin na mga taga Ilocos, mga Lakay. Yan, mga friend natin doon, mga gayem tayo dito Ilocos. Na yung bagaal daw, kada kayo amin. Yan, mga kababayan natin dyan. Mga ka-teammate ko sa PNSA, sila Dino Dinopol, si Kapitan, alam nyo naman, si El Kapitan Ronald De Astro, ang kapatid ni Kuya Noy. Pa dyan, mga hindi ko na nabate, maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyo. Ganun din sa mga kaibigan natin sa Mindoro, mga shooters doon, mga shooters sa Bicol, mga kaibigan natin dyan, mga taga Lucena, lahat kayo dyan, mga kaibigan natin. Marami, many to mention. Alam nyo naman, marami rin tayong kaibigan kahit saan sulok, mga taga Davao. Nandyan, lahat po kayo, binabati po namin. Good day po sa inyo at sana po lagi rin kayo nasa magandang pangatawan. Okay, kaibigang Richard, kumusta yung payo ko sa iyo na kailangan yung airgun mo, kung alin yung panghunting mo, hindi sasali mo pang elimination. Ano ang improvement so far nakita mo sa mga payo ko sa iyo? Kuya, actually marami kang tinuro sa akin kuya, pero wala akong sinunod kahit isa. Hindi kuya. Hindi. Meron, malaking bagay na ituro mo pagdating sa... Totoo yun. Madali ko siyang naging best friend. Madali ko siyang napaamo. Maraming times na dinala ko to sa pest control. Medyo sa una parang magtatampo ko sa kanya. Parang hirap. Pero later on magiging ano rin kayo. Alam mo yun, yung parang magiging kajuwet mo rin siya sa uli. Magkasama mo siya. Magbabinder rin kayo. Kumbaga sa partner, meron kayong harmony na. Yan, kuya. Totoo yan. Medyo mahirap lang din sa field pag bitbit mo siya. Kasi mabay kabigatan. Pero exercise na rin yun. At the same time, kailangan natin magmano ng konti. Pero kung pandemic, talagang lumapat tayo. Pag ganyan kakinis naman, talagang kahit na magkasam, basta lang i-score mo, mag-improve. Ayoko pahipo sa ito kanina eh. Totoo lang, ayoko pahawak sa'yo eh. Bawanawakan na iba to eh. Kumbaga sa kotse eh, brand new BUS yan eh. Pwede naman i-drive ng iba. Basta huwag lang ibabagsak, huwag lang lalawayan. Kasi from scope to airtel, talaga wala kang masabi niya. Kung naalala mo nung araw ko yan, first time ko na ano, nung unang-una tayo kakilala sa Rogan. Boy pa si Nani way back Alice. Way back in 1980s. Ako magpapakarga lang talaga ng tank. Si Otto. Ang pangit ng airbag. Sobrang mumilait ko yan. Grabe. Ngayon, buti na lang si Nanay Alice. Mabait. Grabe. Talagang hindi makakalimutan yun. Nanay ko, mother ko. Si Nanay Alice, binubo. Operang ka ba naman ng... Eh, kung hindi mo kaya i-cash, di hulug-hulugan mo. Kumuha ng notebook. Anong pangalan mo? Kinuha ka. Pero muna punta ko palang noon. Ganun nagtiwala si nanay. Mabait yung mother ko. Hindi ko expect. Ako rin nagulat eh. Ano bang gusto mo? Phoenix special? Una, Hawk sana. Hawk. Ano bang gusto mo? Gusto mo balang araw eh. Nakita mo yung target namin sa baba at pinakita yung mountain leader. Sa tingin sa baba. Oh. Nakita mo ba yun? Ayun, yung anak ko nagtatarget. Ikaw ko yan. Nagsisiro ka nun eh. Nagsisiro ako. Dahil ako ang ano nun eh. Production manager. Ako ang nag-ano ng quality. Ako nagsisiro. Kahit dumadaan sa akin lahat ng mga magandang tumama. Naalala ko yun. Ayun, kung gusto mo makita yun, di bumaba ka ron. Pag, kuya, nung nakita ko pa lang nun, sabi ko, grabe.
nung sinisiro mo talagang isabutas. Hindi ako makapaniwala. Kasi hindi ko ipapasa pag hindi one hole. Hindi na quality ng rogas. Kasi grabe, pag hindi nag-one hole, Jik yan. Grabe naman. Mamagreklamo kami doon sa gumagawa ng rifling. Grabe naman. Street quality control. Bro, grabe kuya, sabi ko. Alam mo yung dali-dali mo makakita kaya hindi mo na kita tinanong kuya dahil parang ang sungit ang dating mo. Mas sungit. Seryoso. Trabaho. Seryoso. Ako naman, akit ako. Nanay, sige po. Okay lang ba yung hulog? Oo, kung ikaw ay ano, nakilala mo ba yung anak ko ron? Hindi pa po nahihiyaho ko. Hindi, may mabait dyan. Kausapin mo lang. Sino ano yung tuturuan ka kung anong kailangan mo? Si nanay, dali-dali. Ano ba orderin mo? Gumano na gan. Kasi meron kaming, yung aming pang-competition na ano, yung Phoenix Special. Ganito ang barrel, ganito. Ano ba gusto mo? 177, yung mas maliit nga raw. Hindi ko alam yung 177. Wala akong alam na ganun. Ang alam ko lang na bahala. Pardigones saka 22. Wala na alam. Oh, hindi ko alam yung 177 na wala. Beginner ka pala. Oh, wala alam. Ito yan, pinakita niya. Uy, mas maliit ang butas. Pero ito kasi yung ginagamit nila. Sa competition. Saan mo ba ginagawa yung ano na yan? Kasi ano eh, yung 10 meter sa Amoranto. Every Sunday yan, ganyan. Naalala ko pa kuya. Buhay pa yung Renault niyo. Oh. Puta yung sasak. Yun, nung naging tayo magkakasama na hanggang kilala na kita, in-introduce mo sa akin yung Ergan, kayo ni Onald, kayong magkapatid, yan. Diyan na nagsimula ang kaadikan. Yun na. Sa Amoranto. Wala na, kuya. Magmula bahay, talagang bit-bit ko yung Ergan, papunta Rogan. Tatricycle ako from better living, pababa ng Bigutan. Dinalakad ko, tiyagaan, ang layo nun, kuya. Sa shooting. Oh, tapos sabi ni, sa shooting, ng pad ni Tatay Dalit, Tatay Rudy Astro. Mm. Sabi niya, gusto mo bang kasi merong laro sa grow target. Sabi ni Tatay. Ano 'yun? Pinakita yung papel. Oh, kumuha ng sample diyan. Oh, practice ka diyan. Kinatang ko, di ba? Hoy, hindi ganyan yan, hindi ganyan yan. Kailangan. Yan, oh. Tayo. Ha? Sabi ko, kailangan ba ganun? Oo, ganun. Hindi yan. Kasi kala ko, kuya, nasani tayo sa pera. Oh, pinapatong. Alam mo, business ang laro. Ha? Ganun, pero standing position. O di, ganito yan. Sige, kuya, Noy. Naayos yung balikat ko. Ganito ang tayo niyan. Dahil noong that time, ako ang kauna-unahang naka-perfect niya pro-target. 200, 16X. Ako ang kauna-unahang naka-perfect na pro-target. Tapos, this coming, sabi ni Tatay Rudy, ito yung araw-araw, practice ka lang dito. Wala namang bayad yan eh. Naalala ko pa, hindi ganun. Yung target shooting. Ten meter natin. Para lumapit yung retriever. Practice. Yung medyo napapag-aralan ko na yung pagtayo. Yung tayo, yan na. Tapos, hindi ko makakalimutan, kuya. Unang sali ko, nakakuha agad ako ng trophy. Sa beginner. Nakakuha agad ako. Yung mga mayroong level-level niya. Lalong naloko na. Ito na. Beginner. Lalo na ako nakukuha kasi. Siyempre, iba kuya yung nakakuha ka. Pag nakakuha ka, siyempre, the more na, lalo ko magiging excited. Diba? Hanggang, ayan, nakakuha na ng award. Tapos nung time na si Tatay Rudy mo nagde-develop din ng pneumatic. Single stroke. Hanggang magkaroon ng event sa ginawa sa Tarlac. Ayun, pumunta tayo noon. Tayo natin lahat eh. Doon nagsimula yung silhouette. Sumunod yung tema na. Yung tema. Ako naloko na lalo. Para ayoko na mag 10 meter. Sunod-sunod na yung metallic silhouette. Na tayo. Naloko na sa silhouette. Hanggang sa dumadayo yung mga taga-Cebu para sa Manila para mag-compete. Ayaw na natin ng 10 meter. Puro silhouette na lang inaabangan natin. Kasi exciting eh. Ang sarap. Ibang klase. Iba yung para pakiramdam mo. Iba, kuya, saya talaga. Sabi ko, mas iba yung crowd eh. Saka kasi parang, nakikita mo yung target na talaga tumutong ko eh. Imagine, yung first lane, 20 yards chicken, ang liliit. Ang liliit, di ba? Chicken, 20 yards, Tapos 30 yards yung boar. Yung medyo malaki-laki na boar. Tapos yung turkey na malaking matangkad. Slim naman ang katawan. Very challenging. Pero pinaka malayo. Pinakamasarap sana yung ram, kung tutuusin din, malaki. Pero layo naman. Ano ba naman yun? Sabi ko, wala bang libre? Wala bang freebies? Parang pero kuya, anyway, na-enjoy natin talaga. Work naman. Sobra. Hanggang, ayan na, lumaki na yung kwan ng air gunning. Tapos, na-develop. Si tatay, si game. Ito na, kuya. Hindi ko makakalimutan yung
dala-dala ni Tatay Rudy, scuba tank. Ah, scuba tank. Sa PEMA. Pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan. Pero siya kasi nag-introduce ng PCP. Pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan. Siya nag-introduce ng PCP sa Pilipinas. Oh, parang Tatay, may diferensya na yan tayo si Marudy. Nag-hunting nga kami. Dalawin mo. Kasi, tapos, nung araw, wala pang, naalala ko, wala pang manometer na wala pa, maliliit. Yung mga pagdayal-dayal na gano'n, no? Alam mo, nakakabit yung kasi laki ng pang-acetylene. Nakakabit sa baril, sa gilid. Lalo na siya pinagtawanan. Pinagtawanan siya noon. Grabe. Talaga. Tapos pag kinesa mo yung hammer, napakatigas, nagagalaitin. Dahil wala pa yung experimental ano pa eh. Ano ba yan? Hindi, ano yan? Bagong develop. Ano ko, ganyan. Pinagtawanan. Tapos, pero kuya, hindi ko makakalimutan, dream gun natin noong araw. Yung GC. GC2. Na Gerard Cardio. Di ba? Yun siya obra ng concept. Yan, kuya. Di ba? Tanda-tanda mo yan. 1,000 pounds yun. 1,200 pounds. Di ba? GC2. GC2. Ano yun? Yun ang ultimate. Sports match ang gumawa. Eh ngayon, kuya, hindi na sports match. Ginagawa na lang puro scope mount. Hindi na gumawa ng air gun. Pero yung GC2, yan ang dream natin. Pero yung si Gerard Cardio, mechanical engineering. Yung halaga, hindi wala sa kanya. Basta ma-produce niya yung pre-charge na talaga, accurate, parang live talaga. Na napakaliit ng grouping sa 45 years, parang isang bala lang. Tapos, ganun kagaling. Alala ko nung araw, bino mo, nagko-compete ako noon, ang scope ko, yung task ko na 2x4 ba yun, na ganun kaliit, parang kasing taba ng injection. Walang parallax. Basta makaputo ka lang. Oo, kuya, pero nananalo. Tataka ko, nananalo naman ako, okay lang to. Tapos may dumating na mga Simmons doon sa shop eh. Embay talaga ni Nani Alice, oh. Nag-offer na naman. Palitan mo yung scope mo, meron ako dito. Simmons, Nanay, wala ako pang 3.5 eh. Hindi, Diyos ko, ikaw naman eh. Hindi, pagka magkapera ka, di bayaran mo, unti-unti. Lili ko muna naman ang notebook, lilista. Pero wala akong utang kay Nanay. Okay, mga ka-air gunners, this is my long time friend, Richard Acoimo. Until next time, pero ang last word muna, okay, dito muna sa kaibigan ko. Ano masasabi mo, Richard? Masabi ko lang, basta tuloy lang natin yung hobby. Walang makakapigil sa atin kahit sino. Basta may pambili ka ng airgun mo at pambili ng bala. Tuloy lang. And shoot safe lagi. Ito long time friend ko at saka shooting team ko rin nung katim ko nung araw. Mga airgunners, until next time, God bless.